face yan sa batas mo. O di kaya naman, kinakapag-text. Mega love shout out sa iyo, Vilma Perida. Magandang gabi din sa iyo, Madam Vilma Perida. Wait lang ah, bigyan kita ng jacket. Sabi ni Vilma Perida is walang ipon dahil sa pandemic. Oo nga naman ano? Dahil sa pandemic, pero bakit maraming yumaman? Maraming yumaman sa pandemic. Wait lang, abing kata ng jacket mo. Taga saan si Madam Vilma Perida? Ayan po, Mama Vilma, meron ka ng jacket? Tama nga naman, karamihan ng tao walang ipon dahil sa pandemic. Maaring nawala ng trabaho. Iko, mega love shout out sa iyo, Iko. Mga bago tong mga kasama natin ngayon, ha. Taga Baruguliti, oy. Magandang araw sa inyo dyan sa Baruguliti.
Bagong kwan din, bagong pasok din si Iko. Miga-migalab shoutout sa iyo, Iko. Maraming salamat sa iyong paharang dyan. Bakit nga ba maraming ipon ngayon? Ay, bakit nga ba maraming taong walang ipon? Sabi ni ma'am is dahil sa pandemic. Alfie Saklag from Tour Jackers team. Oy, miga-migalab shoutout sa iyo, admin. Kumusta na po? Ito pala si Admin Alfie Saklag. Ikaw, Jose, taga saan ka po? Yan. Ako po dito sa bayan ng mga Pugi. Madam Vilma Perida. Pugis, La Trinidad, Benguet. Taga Pugis po ako dito sa La Trinidad, Benguet. Madam Vilma. Ang aming bayan is ito yung pinakasentro ng Benguet. Sa tabing city na city is Baguio. Yan. Magkatabi lang po yung La Trinidad at saka yung Baguio City. Mega mega love shoutout sa iyo. Alfie Saklag, kumusta na po ang Tour Jackers? Ngayon lang kita nasilip, sabi ni Vilma Perida. Maraming salamat at sumilip ka sa ating munting live stream. Ayan. Mega mega love shout out po sa 4 million in the house. Okay naman po sir, sabi naman ni Kwan. Madam, hindi, madam po ba si si Eko? Yan. Alam mo, Alfie Saklag, nag-kan ako doon. Ewan ko. Basta last time nung namatayan kami, sinikap ko mag-live, sinikap ko rin sumuport, pero nung pangalawa na, kasi nagmagkasunod, wala, hindi na ako masyadong nakasupport. Dumagdag pa yung trabaho, pero kan lang naman, ginawa ko pa rin. Nagulat lang ako, tinanggal ako sa listahan. Nagpaalam naman ako na wala, hindi muna ako makapag-support. And then kahapon, na-notice ko lang na wala na pala ako sa listahan. Tapos na-notice ko, every time na papasok ako sa mga dating pinapasokan ko live, wala na akong jacket. Ay, sabi ko baka mayroon akong nagawang violation kaya hindi. Kaya yan ang ginawa sa akin. Okay lang, walang problema. Kumusta ang bahay mo, Vilma? Magbaba ka nga ng bahay mo, dalawin natin bahay mo. Mega mega love shout out po sa 3 million in the house. Wala naman po sir lately natanggal talaga jacket si Lolo. Pero di kasi naman napansin yung message nyo. Pasensya na po. Napansin naman po yun. Nagpalit yata ng kwan, nag-reshuffle yata ng schedule ng admin. Ayan mo na, walang problema. Nasa ako naman ako, nasa dulo lang naman ako ng araw eh, kaya
Minsan, mga latak na din ang pumapasok. 200. Dislorica, mega love shout out sa iyo. Dislorica, 200 po ang ipon. Nag-di off pa kanina, naubos. Sabi ni Dislorica, yon. Pero bakit nga ba? Bakit nga ba maraming taong walang ipon? Maraming hindi nag-iipon. Actually, Alfie, kan, last 2 weeks lang ako medyo hindi masyado. Hindi masyadong nag-support dahil nga magkasunod kaming namatayan. Sir, ba't ganon po sa monitor mo? May black sa mukha mo. Ba may black? Wala namang black. Okay naman, dun sa isang monitor ko, wala namang black. Oh, Dislorica, maraming salamat sa iyo, Dislorica. At least ngayon, ang kalaban ko na lang is yung tambak na trabaho sa opisina. kanina po may black. Ay, hindi ko alam. Baka, baka may dumaan na black. Ayan. Mega love shoutout po sa 4 million na naka-BG. Thank you very much po sa patamsak, sa 7 million amazing tamsak ng ating mga kaibigan na dumadalaw. Libre po ang maglapag ng bahay, mga kaibigan, para makipag-connect din tayo sa ating mga kaibigan na hindi pa anong tawag dito? Hindi pa natin nakakonect. Kanina po may black sir na screenshot ko. Ganon. Okay, 5 million in the house. Okay, back to topic po tayo. Bakit nga ba maraming walang ipon na tao? Dito sa Pilipinas, ang survey, sabi daw 90% na ng mga Pilipino walang ipon. Ano bang dahilan kung bakit walang ipon? Parang may nagpapaypay sa'yo. Hindi, mahina talaga yung signal. Hindi ko alam, mahina yung signal ng net ko. Kaya nga hindi ako makadirequity. Kapag lapag direquity, lalo nagkadikit-dikit. Parang ganun. Pinagtsatsagan ko na lang yung aking signal ngayon. Yun, oh, yung acting yung problema sa Converge. Ayun, 4 million in the house. Pero ang pinaka background music ko dito is mga crickets. Mga kuliglig ko, naririnig yung mga kuliglig. Grabe eh, ang hina ng signal ko. Nalilate nga eh. Kahit na itong mga account ko talagang nalilate. Malakas sa inyo ang Converge. Dito sa amin, ito ang pinakamahina. Na, kaya lang, ito lang ang pinakarating dito sa bundok. Sa office is PLDT ka. PLDT ang ginagamit ko, pero dito is Converge.
5 million in the house. Bundok rin sa amin dito sa Bicol. Ganun. Converts din kami, sir. Malakas naman siya. Marikina area kami. Malakas pagsakan sa Patag or doon sa ibang lugar na dito, nung kami lang ang meron dito, malakas talaga. Pero nung nagkaroon na ng gumaya ng mga kapitbahay na kumuha, nako. I think kailangan ko rin mag-upgrade. Siyempre, solo lang namin dito dati, kaya yung pinakamababang nakuha ko. 25 Mbps? Ngayon, yung mga kapitbahay ko nakakuha ng 35, yun, natabunan yung aking converge. Ay, ang aking signal. Mega love shoutout sa 7 Amazing Tamsak. Maraming salamat po sa pagdalaw nyo kay Fox Hunter Vlog. Pinipilit nating buhayin yung ating channel kasi medyo napabayaan na uli ng halos 2 linggo na naman na napabayaan natin. Ayun, nakalusot na naman si Aramina pala dito sa bagyo ng mga kinasal. $5 million po. Balik back to topic po tayo. Anong dahilan? Bakit maraming tao ang walang ipon? May mga nakausap tayo, sabi nila, paano ka naman mag-iipon kung yung kinikita mo, kinukulang kayo. Magkaiba kasi yung ano, yung pamilyado ka at saka yung binata or dalaga pa. Paminsan, ang reason naman ng mga dalaga at binata ay wala namang pinapakain. Di gastos dito, gastos doon. Yan ang mga pansamot sa aring mga reasons ng mga tao kung tinatanong mo bakit wala silang ipon. Or pag tinatanong mo magkano ang ipon nila. Yan. Yan mga kadalasan na sinasabi nila. Eh, paano ka mag-iipon kung wala ka namang iipunin? Lahat naman ng kinikita mo is pumunta sa pagkain. Sa mga dalaga at binata, wala namang pagkakagastusan kaya ubusin na lang sa mga luho, sa mga pan. Ang masaklapan nito, maraming tao ngayon ang dumadaan lang sa kanilang kamay yung sweldo nila. Yan, tambay lang po ko, sir. Opo, salamat po sa pagtambay, admin. Alfie Saklag, aka Iko. 6 million in the house. Yan, masaklap po sa mga tao, mostly mga nasa middle class, yung mga construction workers, mga call centers agents. Kung bakit walang ipon is dahil sa lifestyle. Yan ang pinakamalaking reason kung bakit ang tao is walang ipon, lifestyle. Punta muna tayo dun sa mga, sabihin na natin na medyo sobrang kinikita. Yung mga nasa middle class, huwag natin pakilaman yung mga nasa high class. Sa middle class lang po tayo. Yung mga call center agents. Actually, ang call center agents is malalaking sweldo. Tag pa nga kaming mga nagtatrabaho lang sa ordinary nga sa mga maliliit na offices eh. Sila mas malaking sweldo.
Pero sa linya ng aking trabaho, nakikita ko na karamihan ng mga call center agents is walang ipon. Bakit? Yan. Lifestyle. Yan. Yan ang pinakamalaking problema sa mga call center agents. Yung mga call center agents sa dati, nakikita mo na kumakain lang sa kasasabay mong kumain sa karinderya. Nako, pag nag-call center agent na yan, mahirapan kang pakainin sa karinderya. Doon na sa mga fine dining, o sa mga kilala na kainan, doon na sila, doon nila gustong kumain. Pero ko bakit ko alam na karamihan sa kanila walang ipon. Pag kinuha mo yung ATM niyan, wala sa kanila. Wala sa kanila ang kanilang mga ATM. Nasa mga lending companies, yan. Nasa kung saan-saan, mga private lending, mga lending companies. Gustong-gusto nila yung sinasanla yung mga ATM, yung mga tumatanggap ng sanlang ATM. Medyo maaga ka nag-LS, nakatambay ako host. Thank you very much po, single mom ng Digos, mega-mega love shoutout sa'yo. Yan kasi yung naranasan ko noon, mga ilang call center agent, ilang call center ang nahawakan natin yung mga ATMs nila. Nako, natuto na silang manloko. Pagkatapos ng transaction doon sa ang sistema kasi ng pagsasalan ng ATM ng mga call center agencies. Bibigyan siyang ATM. So to make sure, swipe mo yung ATM, tingnan mo kung anong latest transactions. So makikita mo naman sila latest transactions. And then kapag sweldo, swipe mo 'yan. Kunin mo lahat ng mga laman, mag-iwan ka lang ng tining balance. Pupunta sa iyo yung call center agent, kukunin yung sobra doon sa payment niya. So, 'yun ang nangyari. After that, next sweldo, ganun uli. Pero may mga loko-loko na ng call center agents na ginagawa nila. Pagkatapos ng transaction, okay na. Nakuha nila yung loan. Pagbigyan ka ng mga isang basis na swipe. Pagkatapos ng na-swipe mo yung first, pagkakuha ng mga sobra, yan na, mag-affidavit of loss. Pag nag-affidavit of loss, hindi mo pwedeng ipasok ng ATM. Pag pinasok mo na yan, kakainin na ng machine. Yan. Kasi may affidavit of loss yung may-ari. Hindi mo na rin mahagilap yung mga tao. Karamihan sa mga pumasok sa amin na ganun is mga binata, dalaga, or mga single mom, mga isigulaki. So ganun, yun ang isang dahilan kung bakit walang ipon ang mga tao dahil sa lifestyle. Meron din naman, in fairness, mga responsible na binata or mga dalaga. Ito'y isa sa mga dahilan din. Yung unang dahilan is yun yung very typical na nangyayari. Pero meron din naman yung mga hinahangaan natin na call center agents na naging clients natin na talagang mapagmahal sa pamilya. Ang problema naman sa kanila dahil wala silang ipon. Kasi lahat naman binibigay. May mga client ako na halos dumadaan lang sa kanila yung pera. Paglabas ng pera nila sa ATM, pumunta sa pamangkin, pumunta sa kapatid, pumunta sa kung saan-saan, nag-iwahiwalay na. Kumbaga is paglabas ng sahod, budgeted na yung mga ibibigay sa mga tinutulungan mga kapatid, pamangkin, whatsoever, na extended families. Na kung tutuusin, hindi naman yung obligasyon.
na gawin yun. Pero dahil mapagmahal is yun. Yan ang ginagawa niya. Yun din ang isang reason kung bakit hindi nakakaipon ang mga karamihan ng mga Pilipino. Pero majority pa rin yung sinabi kong una dahil dun sa lifestyle. Yan. Mega mega love shoutout sa iyo, Mary Rose Nacion. Kumusta sir? Kumusta ka naman po, Ma'am Mary Rose? Hindi na ako nakadalaw sa iyo ng LS kagabi. Medyo masamang pakiramdam ko, hindi na ako nadalaw. Binata ako, sir. Ha ha ha. Paano ako naging binata? So, yun yung reason kung bakit walang ipon. And then, isa pang rason kung bakit walang ipon yung mga tao is yung lack of financial knowledge. Ito ang pinakamahalaga. Ang buhay natin is napakaiksi. Hindi naman tayo nabubuhay ng 100 plus years. Kaya napakahalaga ang financial education. Kung meron tayong knowledge kung paano tumatakbo ang pera, okay yun. Marami tayong masisave. Bagong lahat, shoutout ko muna si Jerry Ganiti Galaura. Tamsak Idol Team, Torjackers. Hindi ko na malaya, nakapasok ko na rin pala sa Team Torjackers, Jerry Ganiti Galaura. Oh, thank you very much. Nakita ko yung live mo nung isang araw. Mga ka-team natin sa Torjackers yung nakikita ko mga nagko-comment. So, congratulations sa iyo, Jerry Ganiti Galaura. At tinatrabaho mo na rin yung ngayong pagkamuni. Yan. Oo nga, host, salamat, sabi ni Jerry Ganiti Galaura. Keep it up lang, Sir Jerry. Dadami rin yung ating dollar. Okay, si single mom ng Digos, mega mega love shoutout sa iyo. At saka mega mega love shoutout sa 3 million in the house. Okay, asan na tayo? Wala, talaga mahina na ang aking internet. Yung ibang moves ko hindi na gumagalaw. Okay lang yan. O, tiyaga-tiyaga lang idol, sabi ni Jerry Ganiti Galaura. Okay, nasa na ba tayo? Sa pag-iipon pa rin yung topic natin. Yung financial education ang isa sa mga pinaka-importante. Naalala ko nung nagtrabaho ko sa Quezon Province, dun sa may yung mga taga-Bicol, nilalampasan nyo kami nung araw, dun sa may nung kasagsagan ng construction ng Hopewell Power Plant. Kung alam yung Hopewell Power Plant sa may malapit sa Lucena City, Pagbilaw. Sa may Pagbilaw. Isa ako sa nagtrabaho doon noong araw. Nagtrabaho bilang nangungontrata doon sa mga construction noon dati. Nangungontrata kami doon ng araw. Ang malaking trabaho namin din is yung mga bakod, yung mga para perimeters ng Hopewell Power Plants. Kami po ang gumawa ng mga yan. Yeah. Hanggang ngayon, okay pa naman ang mga gawa namin doon. So, nag-handle ako noon ng mga, marami naman katao din, mga nasa 180 katao. Na inobserbahan ko rin kung paano sila kumastos. Karamihan sa mga construction workers doon, lalong-lalo doon sa time na mga kapaskuhan, yung mga may okasyon. Biruin mo, araw-araw umiinom. Biruin mo, ang sweldo ng araw doon is 150 per day ang isang labor. 175 ang skilled. Ang pagkakalam ko noon, ang
yung kwan, yung round post na ala. Yung round post doon na is mga 30 pesos. So yung mga na-observan ko sa mga construction worker, pagkatapos ng nagpa-araw, nagbuhat, at kung ano-anong ginagawa, sa hapon yan, mangungutang yan sa tindahan. Si Mr. Cruz, nakalimutan ko yung pangalan nung nagtayo ng tindahan doon sa construction. Yan yung umaman. Kasi lahat ng tao doon, lahat ng mga ako namungutang, ang ginagawa niya is sinasubmit yung pangalan ng mga kwan, isi-certify namin eh. Kung sino yung mga tao namin, isi-certify namin. Kapag tumakas yun, kaming sisingilin. Naka-agreement na yun sa kanila. So, yun. Makikita mo yung lista ng mga construction worker, puros round post na kapan, na alak. Puro alak. Yung lista ng mga tao doon. Tapos pagdating ng okasyon, yung natitirang sweldo nila, imbis na padala sa pamilya, hindi. Mauubos pa rin yan sa alak. May nag-birthday, mayroon ko. Ang worst na nakita ko doon, yung December, kasi pagdating ng December 25, may sumasahod doon ang sahod ng kuno, ang liit lang eh, mga nasa 900 lang eh. 900, 1,000 ganun lang ang sahod nila linggo-linggo eh. Tapos nangutang pa ng iba para pagbili ng paputok. So gumagastos sila ng paputok. Di bali nang walang iuwi, basta importante merong ibibili ng paputok. Ipapapotok sa bagong taon. So ganun din, kaya wala talagang maiipon. Mas mahalaga sa kanila yung kasiyahan. Sabi nga nila, yung kasiyahan is oo nga naman, hindi mo mabibili ng pera. Kapag sinindihan mo yung papotok, pumotok, tumawa ka, hindi mo mabibili ng pera. Pero maling-mali yung ginagawa nila. Dapat unahin nila yung family. Hindi naman yung kan, hindi naman yung nagmamayabang or nagmamalinis. Hindi naman masama ang magsaya, pero yun sa nakikita ko sa kanila, sa mga tao doon sa hinandal kong tao noon. Gayon, mas marami ang napupunta sa inuman, sa mga bisyo, compare mo doon sa mga anong tawag nito? Compare mo doon sa mga ipapadala sa family. Ayan. Kaya kung minsan, yung mga misis, andyan, tuwing Sabado, andyan yung mga misis. Nakakasakit sa dibdib. Kung makikita mo yung misis, ang natitira lang ng sweldo ng asawa nila, nasa 200, 150, 300 out of 1,000 na sweldo nila sa isang linggo. Yun na lang yung natitira. Tapos, hindi pa bayad yung kinain nila sa doon sa karinder. Yan ang mahirap. So, yun ang dahilan kung bakit marami ang walang ipon. Meron din naman akong, actually, yan yung nung bata ko, tagabuhat kami ng mga bato. May isang matanda sa amin na nagpapabuhat ng bato. Ang sweldo, pag nakabuhat ka ng limang malalaking bato, mga boulders, limang ganyan, ang binibigay sa aming sweldo namin, 5 centavos. O minsan pa, kapag binuhat ng mata niyang nabuhat, reject. Kailangan yung hindi niya kayang buhatin. At kung oro kaya yung napulot niya lang sa isang kamay niya, reject yan. Hindi na dinadagdag sa aming pan. Pero marami akong natutunan dyan sa matanda na yun. Sabi ng matanda na yun, kung meron kang kinita na 10 sentimo,
Huwag mong gastusin lahat, sabi niya. Magtabi ka ng isa, isang sintimo, okay, dalawang sintimo. Yan, usapan ng araw. Nakikita ko yung taong yun is hindi naman nating sabihin na nakapag-aral, pero hindi rin naman natin masasabi na malaki yung kinikita. Pero marunong mag-ipon. Sa bawat pasok ng pera sa kanya, hindi pwedeng walang may tabi. Meron at merong may tabi. Yun yung isang tip na na re-remind sa akin kapag umaattend ako ng araw ng mga seminars ng mga financial educations. Kasi di ba yung karamihan sa mga tao, sabi nila is paano ka mag-iipon kung wala kang maiipon? Nung hindi ko matandaan kung kan ka, bata pa ako noon eh. Nung time ni Marcos, merong mandatory savings noon. Na ano yun? Ayun yung block na dumaan. Ay, yun sa camera pala. Yun sa camera, dinadaanan ng lamok. Kaya sabi ni Kwan kanina, may black. may black sa kanina. May nakatungtong na langaw pala dun sa aking camera. Yun. Yung panahon ni Marcos, mayroon tinatawag na mandatory savings. So, ini-encourage nila noon na bawat pasok ng pera, dapat meron kang itatabi. Yan. Kung ganun ang sitwasyon, kahit papaano, merong kaunting ipon. Yung formula, binabaliktad eh. Nung, ngayon kasi yung formula ng mga karamihan, pagtanggap mo ng sweldo, let's say 10,000 yung sweldo mo, para madali ang kwentahan, 10,000 yung sweldo mo, ang ginagawa ng iba, bago sila mag-ipon, is gagastos muna sila. Eh kahit na anong gagawin natin, hindi pwedeng mawawala ang gastos. Meron at meron yan. Walang masusubra. Kung walang masusubra, sigurado wala kang maiipon. So, yun ang kalakaran ngayon. Mega Mega Love, shoutout sa iyo. Baguio Blaze Day. Harang po. Sabi niya, thank you very much po sa paharang Baguio Blaze Day. Kaya talagang walang maiipon. Kasi ang mentality, sige, bibilhin ko muna lahat ng gusto kong bilhin. At kung merong natitira, yan ang itatabi ko. Kung ganun, wala talagang maiipon. Di ba? Kahit anong gagawin mo, kahit na 100 years ka pang magtatrabaho, kung yan ang motivation mo, wala talaga. Hindi ka makakaipon kahit singkong duling. Bakit? Kasi mas marami ang expense kaysa yung iniisip natin. Ang dami nating kan, ang dami nating pwedeng bilhin, ang daming pwedeng pagkagastusan, lalo ngayon. O, di ba? Eh, Gcash nga lang eh. Dito sa atin sa YT, Gcash mo lang. Hindi mo na mamalayan. Paubos na yung Gcash mo eh. Yung pala, ang dami mong minimbo ng channel. O, di ba? Yung member natin sa mga channels is autodidact yan. Kung minsan, nagugulat ako, bakit? Nadidakan ako ng 50. Bakit nadidakan ako ng 25? Yun. Pag maya-maya, may email na. O, yun. Sasabihin sa'yo, yun. Yung membership mo kay ganito is na-renew mo. So, kung hihintayin natin na maubos ang pagkagastusan, wala, hindi maubos yan. Kaya tama yung ginagawa nung araw na meron tayong mandatory savings. Kahit maliit na mandatory savings, basta merong mandatory savings. Yan. Mag-impok, mag-impok, kahit na magkanong halaga lang yan, basta every time na tumanggap ka ng ano mo, tumanggap pa ng sahod mo, mandatory savings. Yung iba, hinahati-hati yan. Pagtanggap ng sahod, ang tawag doon is budgeting. Yan, binabudget mo. Pero yung iba naman, yung mga masinop talaga, sa buong taon, meron silang budget.
Yung parang ginagawa ng gobyerno natin, di ba sa Senado, sa Kongreso, dinidiscuss doon kung magkano ang gagastusin ng Pilipinas sa buong taon. Yan. Kung magagawa natin yan, mga kaibigan, mga kababayan, magagawa natin yan sa ating sarili. I-breakdown natin kung magkano ang pwede ng gagastusin sa buong taon. Yun ang magiging guide natin kung paano tayo gumastos. At yun ang magiging guide natin kung kailangan pa nating maghanap ng additional income. Yan. Yan, yes, guide. Pero napaka-smooth ng buhay pag meron tayong ganun. Kami sa company, meron kaming one-year budgeting, yung one-year plan. Meron kaming 5 years plan. Meron kaming 10 years plan. 15 years plan, asak 20 years plan ang wala pa. Pero kung meron kang ganun, yung ipaplano mo, yung pupuntahan ng pera mo, dapat number one sa listahan mo is anong tawag nito? Savings o pag-iipon. Yan. At kung meron kang ganun, sigurado meron kang may ipon. Pero kung wala kang ganun, wala. Hindi na. Hindi, kahit 100 years kang nagtatrabaho, hindi ka pwedeng makaipon. Dahil yung sinabi ko kanina, talagang mas malaki ang expense kaysa yung sa iniisip nating expense. Ako nga eh, pag kuminsan, napapadaan ako sa dito sa Baguio kasi maraming wagwag. Papadaan ka dun eh. Tingin-tingin ka lang ng konti. Mamaya, meron ka nakita, uy, mura to, 10 piso. T-shirt, 10 piso. Sino to? Okay naman. Pagdating mo sa bahay, tambak pa lang t-shirt mo. Ganun yun. Tambak pa lang t-shirt mo. Oh, bakit ka ba nakabili ng ganitong klaseng t-shirt? Bakit nabili mo? Kasi mura, 10 piso. Pero that is expense na hindi mahalagang expenses. Pero na-attract ka eh. Kaya hinugot mo yung 10 piso mo, binayad mo. Pagdating mo sa bahay, wala pa lang silbi dahil marami ka ring t-shirt. Okay, shoutout muna tayo. Si Jerry Geniti Galaura. Idol, pasok po bukas. Sige lang po, Sir Jerry. Magpahinga na po kayo. Si Baguio Blaze Day, nandito na rin. Thank you very much sa pagtapos mo sa harang. Si Mr. Lonely. Bakit naging Mr. Lonely si Mr. Bonbon? bakit yung masayahing si Mr. Bonbon ay naging Mr. Lonely? Mr. Lonely 143. Ngayon may galaw shoutout po sa inyo. So, yun po ang kahalagahan ng pagbabudget. Kung meron kang budget, at least meron kang guide. Pero kung wala kang budget, wala kang list ng mga gagastusin mo sa buong taon or buong buwan, masasayang at masasayang yung pera. Wala ka talagang maiipon. Kahit gaano karami, meron ngang kasabihan, huwag mong ipagyabang kung magkano ang kinikita mo. Ipagyabang mo kung magkano ang inipon mo. Yan yung magandang kasabihan. Kasi nakakalungkot ngayon, ang lalaki ng sweldo ng mga kakilala natin dito sa atin. Lalaki ng sweldo. Yung mga, alam nyo ba na yung mga construction worker ngayon is umaabot na ng 700 to 800 a day ang kanilang sahod dito sa amin sa Baguio City. Samantalang ang minimum na empleyado lang dito, yung minimum wage dito is halos kami yata ang pinakamababa. 350 ang minimum wage. So, ibig sabihin, yung ordinaryong empleyado, 350 ang kanyang kinikita. May mga office worker dito na kumikita pa rin ng 500. Mga around 12 to 15,000 monthly. Pero nakakagulat, yung mga
Sumusweldo ng mga ganun kalaki, 700 to 800. Sila ang walang ipon. Proud ako sa mga staff ko sa office. Kasi nakikita ko, meron silang ipon. Kahit na ang sahod nila is minimum lang, kakaipon sila. Kakaipon. Dahil doon sa financial education, natututo sila kung paano mag-save. Gaano ka-importante ang mag-save. Lalo sa mga binata, dalaga, pinapakalaga ang mag-save. Kasi hindi natin alam ang panahon. Sabi ko nga, kahit na 100 years kang nagtatrabaho, kung wala kang savings, at the end of the day, wala. Meron akong natutunan sa isang insurance agent. Yan yung sabi niya sa akin. Meron daw batang ikaw at saka matandang ikaw. The old you and the young you. Yung malakas ka pa, yan yung sinasabi niya, young you. So sa mga panahon na yon, dapat pag-ipunan mo na si old you. Lalo ngayon at ang hirap ng umasa sa mga anak, di ba? Sinong nakaka-relate dyan? Ang hirap umasa sa mga anak. Ang mga anak ngayon is, lalo pag mga babae ang anak mo. Kapag nag-asawa na yan, hindi mo na control. Kahit na gusto ng anak mo, natulungan ka, kung ikaw magulang, natsambahan niya yung mga asawang hindi masyadong hindi magaling tumulong. Ay, wala. Mamumulubi ka. Kaya, habang malakas ngayon yung panahon na mag-ipon, mag-ipon lang ng mag-ipon, sige lang. Kahit na ilang milyon yan. Pagdating ng panahon, magagastos mo lahat yan. Pero at least, magagastos mo yan sa sarili mo. Yan. So, dapat yun, kung ilang taong ka, sumasabay yung ipon mo. Malapit na tayong mag-end. Meron na lang tayong ilang minutes. Ayun, yun pala yung sinasabi na kanina. Talaga tong langaw na to, ang kulit. Yung naka-condon sa ating sa camera ng ating laptop. Mega mega love shoutout sa iyo, Mr. Bonbon or si Mr. Lonely. At saka si Baguio Blaze Day and then single mom ng Digos. Eko or si Alfie Saklag ng Torjakers team. Ayun, maraming salamat din. Thank you. Pasalamatin natin yung isang tuwad. Meron tayong isang tuwad na dumalaw sa atin. Maraming salamat sa iyo kung sino ka man. At maraming salamat sa inyong pagdalaw sa ating live stream. Kahit na tuwad, okay lang yun. Kasi considered din as views yung tuwad na yan. Okay? Sige po, madam. Madam or sir? Si Alfie. Pasensya na admin Alfie, hindi ko alam kung ma'am or sir. Baguio Blaze Day, kumusta na po si Baguio Blaze Day? Ano nang balita sa iyo? Hindi ako na no-notify sa mga live mo, live stream mo. Nagla-live ka pa? Marami nang tumigil sa atin dito sa Baguio, yung mga dating dumalalo sa akin, yung mga tumulong sa akin noon para mamuni. Naglailo na rin sa Whitey. Yan ang mahirap kung ini-evaluate mo yung family at saka yung Mr. Lonely, single mom, Jerry, night-night po sa inyo, sabi ni Eko or si admin Alfie Saklag. Thank you very much po sa 11 million amazing thumbs up.
At saka isang thumbs down. Hopefully next week na natin, magbalik na natin yung sigla ng ating channel. Medyo hindi pa tayo one. Pinipilit lang natin wag ako kasi nakakalimutan ako ni YouTube eh. Nakakalimutan ako ni Lolo kapag hindi ako nagla-live eh. Kaya medyo live-live ng konti. Hopefully makakuha na rin tayo ng mga iba pang pwede nating upload. Yung ating mga kung sinong sumusubaybay or nakapanood sa mga na-upload natin, yung mga chicks natin, yung mga chicks ni Fox Hunter. Ayan, pinapadami ko yun kasi balang araw gagawa tayo ng documentation from chicks to fried chicken. Ayan. Yung ating munting taniman, napabayaan na natin. Nagtanim ako ng mais, sweet corn. Okay naman, okay pa lang sweet corn dito sa Baguio. Medyo mapal na yung damo sa ating munting taniman. Hopefully, maumpisa na natin next week ulit na magiging masigla. Ayan. Baguio Blaze Day, mega mega love shout out Freaks Parvent, and then sino pa? Ayan si Baguio Blaze Day. Ah, nag-upload lang si Baguio Blaze Day. Okay lang yun, but at least mamintin natin. Ang dami kayang nadimuni ng mga kasamahan natin. Daming nadimuni. Ang reason ng demonetization is invalid traffic. Siguro yung mga paulit-ulit na lang may pinapanood yung kailang mga videos. Yan ang isa, hindi ko maintindihan sa watch to watch. Kasi yung watch to watch, minsan parang pan eh, parang hindi na rin maganda eh, yung watch to watch eh. Parang monitored. Ako nga, karamihan ng mga fan, yung mga, anong tawag nito, yung mga comments doon sa premieres, winawalis ni Lolo. Pag hindi mo nireplyan, halimbawa, tusok, or, anong tawag nito, yung usually na kinocomment, full support, yan, mga full support, mga ganun, kapag hindi mo nireplyan, magkwan yan. Magiging spam yan. Si Lolo mismo ang tatanggal. Host, antok na ako. Good night. Good night din sa'yo. Single mom ng Digos. Ako rin, mga kan. Pagutin ko lang to ng 4 minutes. Mga 4 minutes pa. Salamat sa pagtambay. Single mom ng Digos. At saka si pag-biji-biji, pagdalaw kay Fox Hunter Vlog. Ayan, 3 minutes pa tayo. Mag-end tayo ng 10 o'clock. So, mega-mega love shoutout sa 5 million in the house.
Bigla akong nawala. Ay, Kas Jem, anong scary? Ano yung scary? Ah, oh, yung sakuan sa demonetization. Oo, maraming na-demonetize. Kaya medyo ingat-ingat tayo sa panonood ng ating sariling video. Yung the same IP address. At saka meron kasi mga gumagamit ng app. I think yun yung isang dahilan para ma-boost yung kanilang views. Gumagamit sila ng app. Thank you very much po sa 5 million na naka-VG pa rin. Papaalam mo po tayo. Thank you very much sa 11 million amazing thumbs up. Medyo yung ating fan is hindi stable. Ayun. Okay, maraming salamat po sa pagdalaw sa bahay ni Fox Hunter Vlog. At tingnan ko baka live ako bukas. Wala pa akong schedule bukas kung paano. And then maraming salamat din sa ating mga ka-team Torjackers. Dumalaw sa atin ngayon. 1, 2, 3, 4. Apat. Okay. Single mom ng Gigos. Yan. At saka si Iko, si Mr. Lonely, si Mr. Bonbon, si Jerry. Ayan, noong pang hindi kasali sa team, si Jerry nandito na sa akin po. Okay, thank you very much po sa inyo sa pagsuporta sa live stream ni Fox Hunter Vlog. Hanggang bukas muli. Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon, saan mo kayo lupalop ng mundo. Sige manong, good night everybody. Mag love shout out, Baguio Blessed Day. At saka lahat ng mga dumalaw sa atin. Si Mary Rose Nation, nandito rin kanina. Bridge Farben, sino pa? Yung bago nating dalaw, kanina, yung may dalawa tayo, puro bago yung bagong fan. Si Dis Lorica, bigga love shoutout. At saka si Vilma P. Radi. At saka, ayan. Lahat na sa inyo. Magandang gabi. Bye-bye.